bakit hindi? Mahirap makipagsapalaran! Ang importante, huwag kang gagawa ng bagay na maglalagay sa atin sa peligro. E paano ko nga malalaman kung paano ako mag-iingat kung hindi ko naman alam kung ano yung panganib? Matagal na tayo tinagkita. Tsaka hindi ka naman sumasama pag dumadalaw si Via sa amin. Hindi kasi ako pinapayagan ni Mami eh. Tsaka nandiyan naman si Joey eh. Iba ka naman eh. Ikaw talaga, ikakakita lang natin. Gusto mo magkita ulit. Oo, pwede ba? Mukhang pwede naman. Pinipigilan yung nararamdaman namin. Magmula ng kup-kupin ko kayong magkapatid, ni minsan, hindi nyo pa sinuway ang kagustuhan ko. Nagkakaganito ako. Dahil hindi ko naiintindihan ang mga dahilan ninyo. Nay, huwag na po kayo umiyak. Pagpahinga na po kayo. Ako nang bahala magabang kay Kuya. Naalala ko lang nung mga unang araw nang kup-kupin ko kayo. Ang sabi ko sa sarili ko, guguguling ko ang buong buhay ko sa pag-aaruga sa inyong dalawa. Akala ko, sapat na ang pagmamahal lang para masiguro kung walang masamang mangyayari sa inyo. Isipin si Kuya Nay. Kaya naman niyang alagaan sarili niya. Kapakanan lang nilang dalawa ang iniisip ko. Sa pagmamalasakit ko, lumalayo naman ang loob sa akin ni Gabriel. Mahal ni Kuya si Via. Hindi niya naintindihan ang paliwanag niyo. Tsaka Nay, huwag na kayo mag-alala. Pangako sa akin ni Kuya, kahit na anong mangyari, walang iwanan. Sa kanya ang nangyari sa akin. Namasaktan ang dahil sa pagpapairal ng puso. Kapag nangyari yun, mas lalong ako ang masasaktan. Minsan kayo nagmahal, Nay? Ano nangyari? Matagal na yon. Mula noon wala nang nagmahal sa akin ulit. Lalo na sa mukhang ito. Nagkakamali kayo, Nay. Kami, nagmamahal kami sa'yo. Tsaka para sa akin, kayo ang pinakamaganda babae sa buong mundo. Talaga? Ako, Nay. Huwag na kayo mag-alala, Nay. Huwag ka naming hinihintay ni Nay Magda. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Nagmamalasakit lang kami. Nagmamalasakit ba yung pinipigilan ng makipagkita kay Via? Ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Dahil lang sa isang babae, nakakaganyan ka na? Pati si Nay Magda, sinasaktan mo na eh. Hindi ko sinaktan si Nay Magda. Os, talaga? Kaya pala magdamagsang umiiyak? At nag-aalala kung uuwi ka pa. Kuya, 5 taon na tayo magkasama. Hindi ka naman naging makasarili ah. Kahit kailan,
Wala akong ibang inisip kundi ikaw at Chinay Magda. Pero sa pagkakataong ito, meron akong sariling kaligayahan. May sarili akong buhay. Ah, ganun pala kuya. Kaya mo na kaming iwan. Akala ko ba kuya walang imanan, ha? May dalaw ho kaming ulam. Kumain lang kayo. Hihintayin ko pa si Gabriel eh. Eh, nabalitaan ho namin na medyo nagkasamaan daw kayo yata ng loob ni Gabriel. Huwag niyo mong intindihin yun. Ako, uuwi din ho yun. Kawawa naman si Gabriel. Ayokong masaktan siya. Kawawa rin naman si Via. Kung merong taong dapat na mas masaktan sa lahat ng ito, walang iba kung hindi siya. Siya rin ho namang may kasalanan eh. Kung hindi niya nakilala si Gabriel, hindi aalipustay ng pamilya ni si Gabriel. Eh kaya ho nagkamalas-malas din at dahil sa matapobre niyang pamilya. Walang kasalanan si Via. Naging biktima lang siya. Gaya ng ibang mga taong naging sakim sa sarili nilang kagustuhan. Pero anong gagawin ko? Ayokong makitang naghihirap silang pareho. Manindigan kayo, Nay Magda. Kayo ang mas nakakaalam kung ano mas makakabuti para sa kanya. Ate Via, alam ko na conscious lang yung telepono. I'm sure. Kanina pa umaala yun sa katitig mo. Ha? Tingnan mo, wala na naman sa sarili. Sus. Ba't di pa siya tumatawag? Sino? Si Gabriel? Bakit may hinihintay tawag niya? Eh, kasi nga, hindi ko alam kung matutuloy pa yung lakad namin. Lakad? As in date? Ah! Nicole, naku, Nicole, ano ka ba naman? Manimik tayo ng daddy ni Gilbert. Oo, niyaya niya ako lumabas. Mariel, samahan mo ko ah. Sa ano naman? Ewan ko. Basta sabi niya itatawag daw niya. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya tumatawag eh. Hindi kaya nagbago isip niya? O baka naman binubola niya lang ako? Naman, Via. Yung tao ay muntik na mabaril, nalaglag pa sa bangin, tapos nagpakulong pa. Magagawa ka ba naman bulahin pa nun? Di pa siya tumatawag. Hintayin mo! Via, makikipagtagpo sa ampasdo pang Gabriel na yan. Bayaan mo na sila. Pabayaan? Akala ko ba dapat bantayan si Via? Ang bili ng tita Selena mo, pabayaan lang sila. Di pabayaan mo. Ang hirap sa'yo eh. Masyado kang kinakaya-kaya ng asawa mo eh. Ano ba ang problema mo? Type mo lang katang ligawan si Via eh. Ligaw? Ano yun? Ayaw ko lang makinsa kay Via yung Gabriel na yan. Alagay eh. Uunahan niya pa ako. Hahaha.
Sandali lang ako ha, kasi may ginagawa pa ako sa loob eh. Baka paggalitan ako. Si Gabriel nga pala, ba't hindi tumatawag kay Via? May problema si Gabriel eh. Ayaw siya payagan ni Nay Magda makipagkita kay Via. Bakit naman? Eh di ba mahal naman ni Nay Magda si Via? Yun nga eh. Hindi niya malaman kung anong dahilan. Kaya yun, nagkagalit silang magina. Eh di hindi matutuloy yung lakad nila. Naninindigan si Gabriel. Gusto niya matuloy. Ano ba? Sasabihin ko na kay Via. Teka. Paano naman tayong dalawa? Paano tayong dalawa? Kailan tayo magdi-date? Ano ulit? Kailan tayo magdi-date? Oo. Alam nga naman, magpaalila ako kay Gabriel sa kautos niya na walang personal na motibo. Sige, bahala na. Ariel. Ingat ka. Ba siya sa akin? Sabi ni Neil, nagmamalasakit na daw sa inyo ni Gabriel. Sa anong dahilan? Ay, sabihin eh. Hindi nga rin daw maintindihan ni Gabriel eh. Yun, nakatampuhan sila ni Nay Magda dahil pinipilit ni Gabriel na ituloy yung pagkikita ninyo. Ayokong masira silang dalawa ng dahil lang sa akin. Mabuti pa siguro ako na lang umatras sa lakad namin. Paano? Hindi naman siya tumatawag dito. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito eh. Kung kailan naman naging maluwag si Auntie Selena. Hindi na ba matatapos yung komplikasyon sa buhay ko? Kakalapit na kayo pag lalayuin na naman. Ewan ko ba? Ang masakit nun, hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit nangyayari to sa buhay ko eh. Para bang kailangan tanggapin ko na lang ang lahat. Mariel, malas pa ako. Magsalita ng ganyan, Via. Ang tahimik ah. Tatatlo na lang tayo dito sa bahay na to. Di pa tayo nag-uusap. Sobrang tahimik. Nakakabingi. Nakakawalang ganang kumain. Thank you.
rin. Mas screwdriver ko dito. May humiram, tapos hindi marun magbalik. Yan ang problema sa mga tao dito eh. Galing gumamit, pero hindi marun magsoli sa pinagpuhaan. Teka, Warren. Warren, alam kong galit ka sa akin. Oo! Oh! Buti alam mo galit ako sa'yo. Eh, ba't ka ba galit na galit? Eh, paano? Sarili mo lang iniisip mo eh. Warren, huwag ka naman sana magalit sa akin. Eh, paano? Tayo na lang nila Nanay Magda magkadamayan. Tapos nagkakawatak-watak pa. Ano ba pinagsasabi mo? Sinungaling ka! Sinungaling? Paano ako naging sinungaling? Diba dati sabi mo, walang iwanan? Tapos ngayon, iniiwan-iwan mo na ako. Yan ang problema eh. Lahat ng tao, iniiwan ako. Iniiwan na lang ako palagi. Ba't mo ako iniiwan? Warren, hindi kita iniiwan. Pinayagan umalis si Via. Paano kami nangyari ron? Walang mangyayari kay Via. Sa'yo at sa gusto mo, sasama ako. Bakit mo naman gagawin yon? Kasi hindi ako makakapayag lumabas si Via na nag-iisa. Kasama pa yung lalaki na yon. Ah, mas marunong ka na sa akin ngayon. Ano bang balak mo, Tita Selena? Wala ka nang pakialam doon, Gilbert. Kaya binabalaan kita. Tantanan mo na si Via at si Gabriel. Sinasadya. Tawarin niyo po ako. Ay, sorry na po. Binata ka na nga pala. May sariling pag-iisip at paninindigan. Pinapangako ko po. Hindi na po si Fiyang alaga ako kung hindi pati kayo ni Warren. At magamaaring ko muna sa mamahal ko sa buhay. Hanggat nandito ako. Salamat, anak. Kuya, ano ba problema mo?
Bata ka pa. Huwag ka makialam. Gusto ko lang naman makatulong. O gusto mo makialam? Kuya, bakit palagi kang galit? Di ba mahirap yun? Masakit sa loob? Hindi mo ako naiintindihan, Nicole. Maswerte ka kasi. Lumaki ka sa magandang buhay. Maganda rin naman ang buhay mo eh. Maswerte ka nga eh. Ako? Swerte? Ang dami kong pinagdaan ng hirap. Sakit. Ayoko nang bumalik sa ganong klaseng buhay. Kaya dito, kahit mahirap ang sitwasyon, tinitiis ko lang. Kuya, ayaw mo ba talaga kumain? Ayoko. Punta. Alam mo, mabuti pa siguro umuwi na lang tayo. Baka hinahanap na ako ng daddy eh. At saka pa, alam ko mag-i-enroll lang ako. Basta akong bahala. Sandali lang tayo. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti dahil langit ang nadarama. Thank you.